Sa pong magandang-magandang araw, magandang buhay, magandang gising, mga kasambuhay at mga kaparokya. Laudator Jesus Christus. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo at Ave Maria. Batiin natin ang mahal na ina. Ngayon po ay Miyerkules ng unang linggo sa limang linggong Kwaresma. Pero bago po tayo magtungo sa ating pong pagninilay sa salita ng Diyos, ngayon po ay Anuebe ng Marso. At binabati natin siyempre ng isang kaarawan, happy birthday, si Sister Norma Robinson ng Rivers of Living Water Catholic Community, no? Alam ko siya ay nandyan na sa area ng Pampanga nakatira. Anyway, birthday blessing to Sister Norma. Ngayon po ang ating pagbasa ng Ebanghelyo ay Luke chapter 11 verse 29 until verse 32. At nagsisimula ang pagbasa sa pagbanggit sa atin na napakarami ang mga sumusunod sa Panginoon. Pero alam niyo po, hindi po impressed ang Panginoon sa maraming tao, sapagkat itong mga taong ito, marami sa kanila humihingi, naghahanap ng tanda, signs. Napakarami ng mga miracles ang ginagawa ng Panginoon. And still, they were pushing him for a sign. Naku, ganyan ho talaga ang crowd mentality. Yan, di po, no? At sa kanya pong pananalita ay binigyan din ng Panginoon na ang kanyang 3 taong ministry ay isang spiritual opportunity, no? Sa 2 illustrations. Unang-una kanya, nung kapanahunan ng lumantipan, nandun ang panahon ng Prophet Jonah, na kung saan ipinadala ng Panginoon ang Propeta Jonah upang mangaral at magkaroon ng conversion sa mga Ninevites. Ang Ninevites, ito po ay mga tao na dati-dati ay namumuhay sa area na kung tawagin po natin ngayon ay Iran-Iraq. Ano? Si Jonah ay naging living miracle, no? So, siya po ay nag-survive sa loob ng tiyan ng isang balyena at isinuka siya ng balyena pabalik sa lupa upang doon nga sa Ninibe ay ipangaral ang tungkol sa pagbabalik loob, no? At naniwala naman itong mga tao do sa area na yon ng Iran at Iraq, bagamat hindi sila mga Israelita, naniwala sila, nagbalik loob, nag-ayuno. Ang punto ng Panginoon, ang lahat ng kanyang ginagawang pangangaral ay malungkot, ngunit walang nagiging bunga ng pagbabalik loob sa mga Israelita. Bagkus, sila pa nga ay humihingi uli ng signs and wonders. Anyway, tulad ni Jonah na naging living miracle, si Jesus ay magiging living miracle din sa pamagitan ng kanyang paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Yun ang pinaka-ultimate sign ng Panginoon. Pangalawa, sabi ng Panginoon, nandun din ang kapanahunan ni Solomon na naging kilala sa kanyang ekstraordinaryong karunungan. Dahil po dyan, ang reyna ng Sheba,
Yung iba sabi nila yung Sheba daw ay Yemen. Yung iba sabi na naman nila ang Sheba daw ay Ethiopia. No, anyway, itong reynang ito na galing sa malayong bansa, pumunta pa sa Jerusalem upang kanyang marinig at ma-experience yung karunungan, yung wisdom ni Solomon. Oh, sa unang aklat ng mga hari, ikasampung kabanata. Now, in contrast, sa panahon ng Panginoon, siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. The Word and the Wisdom of God made flesh. Magkaganon man, ang mga salita ng Panginoon, ang karunungan ng Panginoon, ay hindi po appreciated ng mga leader Israelita. So, sa kanyang dalawang illustration, pinapakita ng Panginoong Yesus ang mga taga-Ninibe na hindi Israelita, ang Queen of Sheba na galing sa ibang lugar, kung ihahambing sa mga Israelita at sa mga leader ng Israel, sila ay higit na pinagpala. Bakit? Sapagkat nakita nila yung oportunidad, yung pagkakataon na makita ang karunungan, makita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang isinugo na si Prophet Jonah at ang Haring Solomon. Mga kapatid, ang 40 days of Lent, dapat makita nating spiritual opportunity para po sa atin na makita uli ang Diyos sa ating buhay. No? So, mga kapatid, sa puntong yan, sana po nakapagbigay tayo ng liwanag, inspirasyon, no? Sa atin pong pagninilay, pagkagising sa umaga sa salita ng Diyos. No? Sana po ito'y inyong i-share, i-post, i-repost sa inyong timeline, sa timeline ng parokya, sa timeline po ng inyong barkadahan, sa timeline ng inyong mga faith-based communities. Ayan. Pakilala po natin ang YouTube channel na Domi Guzman at palaganapin ang Facebook at Viber page na Pagkagising sa Umaga. Ngayon naman po, allow me na tayo po ay mag-greet naman, ha? Kumustahan, pagbati at pagpapala. Yan, ano? At ngayon, turno po ng isa na namang grupo. Ito po yung grupo ng Marriage and Family Life Apostolates na atin po silang batiin. Binabati natin ang buong Marriage Encounter Foundation of the Philippines, President Copol Robert Tinet Abentajado, kasama po ang buong MEFP Board of Directors, no? At ang MEFP Academy, no? At dyan po ay kasama si Romy Ofi Diuco. Yan. Pagbati rin po sa Holy Family ME Community, Glenn Marlene Sinaon, Malu Jojo Punsal, Tata Dong Salbanya, Edna Gary Salmingo, Pong Nops Baroso, Apple at Chris Simbulan Yuson, Dong Babet Bayarkal, Kawi RJ Kiambao, Don Don Claire Aribe, Webster Gemma Morillo, Yusen at Olive Espinosa, Archie at Shiara Magsumbol, RP at Jackie Velasco at siyempre po ang eternal member ng Holy Family ME Community, Bishop Paul Haushan, SBD ng Bangged Abra. Pagbati rin po
kina Dr. Mario at Dr. Flor Delisa Adraneda, kanilang mga kasamahang doktor, at gayon din po ang MEFP East Cluster, ang Ina ng Diyos Marriage Encounter Community. Yan. Pagbati sa presenting couple na si Carmelo at Nerissa Francia. Special prayers kina Vivian, Jojo at Roby, Cecil Tuason Clemente and family, Rod Seferino De Guia and family ng Pasig at ng Antipolo Chandelier Events Place, no? At healing prayers for Albert Yap at Kuring Villasol. Binabati rin po natin ang St. Joseph the Worker Prayer Group, no? Rolly Vicky Inesio, Johil Salvador, Joanne Briggs Escanio, Angie Ipe Inocencio, Arlene Henry Tenefrancia, Roque Beloy Tatlonghari Gavino, si Boli at Lani Gavino, Rowell at Rochelle San Vicente, Jim at Joy Rico Hermoso, at Alma Gonzalez and family. Special prayers and greetings din po sa Jugro Transport at sa Synergy 100 Corporation. Siyempre po sa Rojas Lara family, Kuya Dong, Ate Joy, oh, si Lia at si Julio Carlo. And of course, sa Mater Dei ME Community, Ding Susan Mayor, Abet Koy Pangkog, Chok Lulu Aitona, Pris Vicky Contreras, Omar Rose Mayo, Ben Leti Bernardo, Rock Chris Bulacan, Miriam Santos, Cyrel at Benigno Jimenez, Fegubalya and Children, Demetros Araniego, Romel Josie Asierto, Loni Rodora Bohol, Romy Remy Lagman, at Hope Ochi Galang. Tayo po ngayon ay manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, Father of mercies, in the name of Jesus, the King of mercy, through the powerful intercession of the sorrowful and immaculate heart of Mary, Mother of Mercy, and our spiritual sister, Saint Therese of Lisieux, we pray, O Father, pour unto us your merciful love, rejected by many, so that in whatever state we are in today, sensitive to your love and to your holy will, we may console you in our littleness and in our darkness, and to spend the day well. Dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, so that I may please you and your Jesus, my God, and reach heaven with you. Jesus and Mary, give me your most holy blessings. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Saint Joseph, protect the church, protect our works, protect our homes and our families. O mga kapatid, we continue to pray for Russia and Ukraine and the peace of the world, no? And syempre po, mabuhay ka, Katolikong Pinoy. Mabuhay ka, Pinoy. Salamat sa Agarta Farms.